first, mag-install tayo ng OBS software sa ating laptop or ating desktop. Gamit ang ating browser, i-type natin ang OBS software. On my case, dahil na-download ko na siya, madali na siyang ma-search. After nating ma-search, dapat ang lalabas sa screen natin ay ganito. Then, i-download na natin. Dahil na-download ko na siya, meron na akong logo on my MacBook. Try na natin i-open. Pag na-download na natin ang OBS, ganyan yung itsura niya. Black lang yung gitna. Yung black na yan, kung ano yung ilalagay natin dyan, pag nag-live streaming tayo, yun yung lalabas o makikita ng ating mga viewers. Ayun yung sinasabi ko kanina na black, na kung ano ilalagay natin, pag nag-live streaming tayo, yun yung makikita ng viewers natin. Maglagay na tayo ng pangalan ng ating live streaming. On my case, nilagyan ko na siya ng pangalan na Silent Live Streaming. Try na natin maglagay ng sources sa ating ginawang Silent Live Streaming files. Iseset up natin yung camera ng ating live streaming. Pwede niyong palitan yung pangalan. Ginawa ko siyang Video Cam. Pagka-press mo ng OK, lalabas na yan. Papipiliin ka niya kung ano yung gagamitin mong camera. Yung red line na yan, yun yung camera natin. Pwede nating palitan yung size niya. Ayan, pinalit ko na siya. Ayan. Pwede na natin siyang ilipat-lipat. Dito, dito, or sa gitna. Pwede rin natin siyang i-off. Sumilip pa, ang gaga. Off. Pwede rin natin gamitin itong lock na to, tapos di na natin siya magagalaw. At as in, nakaset na siya, para hindi gumalaw. Kung gusto nyong maglagay ng background or display color source, ayan yung pakiset niya. Pinili ko yung white. Baguhin natin yung width at yung height niya. Sinet ko siya ng 2000, tapos yung height naman niya is 200. Para ganyan yung itsura niya. Ayan, pwede na natin siyang ilipat-lipat. Ayan, isip natin dito sa taas. Pwede rin naman natin siyang ilagay mamaya sa baba. Depende na yan sa inyo kung saan nyo siya gustong gamitin. Pwede rin yung gamitin sa image background. Ito naman yung paglalagay ng text o yung message na gusto nyong ilagay sa inyong live streaming. Ayan yung setting ng fonts niya, kung ano yung gusto nyong piliin, kung ano yung size, or kung paano yung style or writing system. Depende yan sa inyo kung ano yung trip nyo o yung bet na bet yung pagsulat. Diyan sa box na yan, diyan natin susulat kung ano yung message na gusto natin lumabas sa ating screen. Ayan o, nilagyan ko ng please like, comment, and subscribe. O, may please pa. Nakiusap na. Tip lang ito guys ha. After nyo yung mag-type ng letters o yung message nyo, mag-press kayo ng space ng ilang beses para hindi magdikit-dikit yung mga message na ilalabas sa screen nyo.
Ayan, pwede ka rin mamili ng kulay. Pink yung napili ko. Okay. Then, kung gusto mo samahan ng ibang shades, pwede rin kagaya ng kulay blue. Pwede mo rin palang iset kung light or dark yung shade na gagawin mo. Depende yan sa background mo. Wow, ang liit. Kasi liit ng kuto. Ayan, palakihin natin siya. Tigas ng ulo. Ayaw pong mausol. Ayan, para kitang-kita na ang kuto. Tuturo ko naman siya kung paano siya gagalaw. Kasi ang pangit naman pag parang naka-stack up lang siya. Pero depende na rin talaga sa inyo kung ano yung gusto niyo. Yan yung filters. Then, mag-a-add tayo ng scroll. Okay. Yan. Sobrang bilis naman yan. Ganito lang. Para naman hindi naman masakit sa ulo. Ito yung kalalabasan pag pinagsama natin yung color source o yung background kanina na white, tapos yung text na ginawa naman natin ngayon. Ito naman yung paglalagay ng image. Ito yung ginagamit nila kapag gusto nilang maglagay ng, for example, logo ng kanilang live streaming, o kung ano man yung image na gusto nilang ilabas o ipakita sa kanilang LS. Ayan, mamimili na tayo ng image na ating gagamitin. Ayan naman siya, sobrang laki niya. Pwede na natin siya uling i-resize. Ayan. Ayan, mag-add din tayo ng video clips. Same lang din sa paglalagay ng images. Ako, ginagawa ko yung small clips lang para madali lang siyang ma-save. Yung clips na mga nakasave sa files ko, karaniwan dyan, wala pang 1 minute na mga video eh. On my next tutorial, ituturo ko kung paano ko ginagawa yung mga small clips na yan. Saglit lang yung gawin guys, wala pa siguro mga 10 minutes eh. Madalian lang yan eh. Kasi, re-record mo lang yung sounds and then kuha ka lang ng ibang picture. Magsasamahin mo lang siya using KineMaster. Baka pala magtaka kayo dahil walang tunog pag nilagay nyo na dito yung video. Ganun talaga siya. Maririnig lang yung sounds na yon kapag naka-live ka na. I mean, yung nanonood lang ng live mo ang makakarinig ng sound ng video clip na nilagay mo. Ito na siya guys, pag pinagsama-sama na natin yung mga tinuro ko sa inyo kanina. Next video naman, ituturo ko sa inyo kung paano niyo i-coconnect ang OBS sa inyong YouTube live streaming. See you guys!